Hi guys, so share ko lang yung COVID experience namin para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mangyayari or kung ano yung possible nyo na ma-experience pag, wag naman sana, is pag may nagkaroon ng isang COVID patient sa bahay nyo. And especially sa mga buntis, kasi sa amin may buntis kami and baka ma-experience nyo rin to. And actually mahirap talaga siya. So August 31, lumabas yung positive result ni Shannon nung nagpa-RT-PCR swab testing siya. And ang una namin gusto mangyari is madala siya sa hospital, ma-admit siya para ma-monitor yung bata sa tiyan niya. And para ma-isolate din siya kasi meron kaming 4 years old dito sa bahay, si Kian. So ayun yung pinakauna namin gusto mangyari. And August 31, lahat ng ito nangyari August 31, tumawag kami sa OB ni Shannon para manghingi ng advice kung ano pwede namin gawin, kung saan hospital kami pwede pumunta. Kaso hindi namin nakakausap yung OB ni Shannon sa Cattleya dahil ang nakakausap lang namin is yung midwife. So yung midwife ang sabi is wala daw silang magagawa dahil COVID patient daw. So pinapahanap kami ng hospital. Maghanap daw kami ng hospital para dun pwede magtanong si Shannon. And tinulungan din nila kami maghanap. Tinulungan kami maghanap kung saan may available na hospital. And kami naman naghanap din kami. So, nag-research kami, tumawag kami sa mga hospital dito within Metro Manila. And lahat ng napagtanungan namin is full capacity na hindi na sila nagtatanggap ng COVID patient. Nag-search pa rin kami na nag-search. August 31 to, ito yung pinakauna namin ginawa. And tumawag din kami sa One Hospital Command Center. One Hospital Command Center para tulungan kami makahanap ng hospital kasi nahirapan talaga kami maghanap ng hospital. And during this time, masakit ulo ni Shannon, masakit yung puso, tapos nilalagnat siya. So, medyo nag-worry na rin kami. And parang, kailangan namin makahanap ng hospital talaga. So, yun, tumawag kami sa command center. Ginather lang yung details namin ni Shannon. Tinanong-tanong kami, tapos sabi, babalikan daw kami. So, yun, August 31 yun. Tapos ngayon, September 6 na yata. Check ko. And September 6 na, wala pa rin feedback sa amin. So, nung August 31 na din yun, tumawag kami sa Makati CESU. Yung phone number na naka-indicate sa official Facebook page ng May Makati para humingi ng tulong. So, kinontak namin yung mga number na nandun. Walang sumasagot. And, basta makikita niyo yung mga number na yun sa official page ng May Makati. Kaso, walang sumasagot sa kanila. So, kinontak ko yung kaibigan ko sa emergency, sa Sir Nan. May binigay siya sa akin number and yun, using that number nakuha ko yung or nakausap ko yung Makati CESU. Tapos nung nakausap ko yung Makati CESU, ang sinabi lang sa akin is mag-email na lang daw kami sa makatisesu@gmail.com. So nag-email naman kami. Nag-email kami agad, binigay ko yung complete details, pangalan ni Shannon, kung ilang kami sa bahay, kung anong symptoms na naramdaman niya. Tapos basta yung complete details na binigay ko. Nag-email ako. August 31 ako nag-email. Tapos, not sure kung after 5 days, 4 days, dun lang nila na-acknowledge yung email. Pero during that time, nahingi kami nakingin ng update. Tapos, di ko sure kung August 4, or September 4 yun, parang tinry down nila kami kontakin kaso walang sumasagot. Kaya, di kami na-contact. I mean, may na kasing signal sa bahay, out of reach kami. So nagbigay ako ng alternate phone number. Binigay ko yung number ni Shannon kasi laging nasa taas si Shannon, naka-isolate na eh. So ayun, binigay ko alternate phone number. Tapos ngayon, September 6 ko kasi na-record to, wala pa rin kaming feedback sa Makati CESU. So yun, August 31 to September 6, waiting lang kami ng waiting dun sa mga pwedeng mag-assist namin, especially sa Makati CESU. Tapos, during that time, nung period na 31 to September 6, naghahanap na rin kami ng mga hospital. Kasi mga kaibigan ni ate, tumutulong na rin para makahanap ng hospital. And, wala talaga, hinahirapan kami maghanap eh. Pero, ang ginawa kasi namin, nung nalaman namin yung result na siya nun, August 31, nag-quarantine kami. Hindi na kami lumabas ng bahay. Apat kaming hindi lumalabas ng bahay. Kasi hindi nadalhan na lang kami ng pagkain. Ako nag-leave ako sa trabaho ko. Tapos si Shannon, yung sakit niya. Take note guys, may sakit si Shannon nun ha. In-isolate namin dun sa kwarto niya.
So, pinainom namin ng paracetamol, tapos nag-vitamin C din siya para bumawi yung lakas niya. So, ganun lang yung ginawa namin ng ganun. Hanggang sa bumawi yung lakas ni Shannon. Kaso sa buong waiting period, medyo matagal kasi mas okay sana kung mabilis yung Makati Sesu. Especially, ninote ko dun na merong 36 weeks pregnant na positive. And may 4 years old. And sana ma-actionan kagad. Para hindi na mag-spread, diba? And nung August 31 din, sinabi din namin yung kapitbahay namin na may nag-positive sa amin. Ingat-ingat na lang din kayo. Yung kagad yung una namin ginawa. Tapos yun, August 31 to September 6 ang natanggap namin tulong is may binigay sa amin yung LGU ng COVID kit basta yung binibigay dito sa Makati. Tapos nagbigay din yung captain namin ng mga pagkain, parang grocery, may 5 kilo na bigas, tapos mga delata. Tapos nanghingi din kami ng tulong kay Cap na i-update yung SESU. Siguro ilang beses din ako nanghingi ng update doon. Tapos ang sabi sa akin ni Cap is nag-text na daw siya sa SESU. Tapos lumapit na rin kami sa dalawang counselor kung pwede ma-expedite yung pag-visit ng SESU sa amin para ma-swab din kaming tatlo. Si ate, ako, tsaka si Kian, para ma-swab kaming tatlo kasi hindi kami ma-swab eh. Kaso wala talaga namadating yun. September 6 na ngayon. Parang inisip ko na punta na lang kami sa Centuria or sa HP para magpa-swab testing. Para malaman ko kung positive ba kaming tatlo. And wala naman kasing symptoms sa aming tatlo. Except kay ate, inubo-ubo siya. Tapos makatilala muna niya. Pero kami ni Kian, tsaka ako, wala kaming nararamdaman. And si Shannon, si Shannon actually yung positive na maraming nararamdaman. Wala siya pang lasa, wala siya pang amoy. And nilalagnat siya on and off. So si Shannon talaga yung pinaka-affected dito sa amin. So yun, up until now wala pa rin contact. Sana may pumunta na dito para iswab kami. And sabihin sa amin kung ano yung dapat namin gawin. Kasi ang due date na Shannon is September 28. And ang kinakatakot namin is baka one of these day manganak na siya at walang hospital na tumanggap sa amin. So yun, baka kung may kakilala kayo dyan na may contact, sabihin nyo ako para ma-assist na rin. Pero ang ginagawa na lang talaga namin ngayon is quarantine ng 14 days. Tapos after 14 days, papaswab kami ulit. Siguro lalabas na kami. Kung wala pa rin talagang tulong na dumating, lalabas na kami. Hindi na kami magka-quarantine. Hatid ko si Shannon dun sa pinagswaban namin. And sana mag-negative yung result para hindi na kami mahanap. Para hindi na kami mahirapan maghanap ng ospital or kahit sa lahing ina lang siya mga anak kasi pag nag-positive pa rin siya tapos mga anak na siya, yun, mahirap talaga maghanap ng ospital dun eh. Unless kung may makontak akong tao na talagang papalusotin kami sa ospital kasi i-assist kami. So, yun lang guys. So, bigyan ko na lang kayo ng update kung ano yung mangyayari next. Siguro mga September 10 papaswab kami ulit pag wala pa rin talaga. So yun lang guys, thank you for listening and keep safe always.